atin. Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng kintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupulihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man'y naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O tayong lahat ay magkakawin.
darating ang oras, ibubuhos ng langit ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Ang nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira ay lindol ang yayanin. Ang Diyos na sasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapabawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Ang Diyos na sasabi na siya'y darating tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayo'y lahat ay magkauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Good morning, good morning, good morning sa ating lahat. At na Wednesday na naman ngayon. At patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon ngayong umaga. At Pastor, good morning! Good na morning, partner, Brother na Joseph. Laging nakikita. Magandang umaga po sa ating mga viewers. Lalong-lalo na, Pastor, ngayong umaga. Napakalamig, no? Malamig ba dyan? Dito yung malamig po sa Batangas. Talagang, malamig din dito sa Quezon. Malamig din. Talaga namang ang pag-ibig ng ating Panginoon ay nananatili pa rin at patuloy tayong magalak at magpasalamat sa bagong buhay, bagong ang pag-asa at bagong umaga na ating haharapin. At ang ating mga viewers ay, kamusta po kayo diyan? Nawa ay mabuti po ang inyong kalagayan diyan at kayo ay comfortable na nakikinig sa inyong bahay ng Hope and Love. At ngayon, Pastor, ay hindi ko alam kung nasaan si ang ating speaker, pero ang mahalaga ay nag-i-start tayo ng maayos at tayo ay nagbabahagi ng mabuti sa ating mga viewers. At ngayon po ay before po tayo dumako sa ating mga reflection, ay handa niyo po mga reflection niyo at saka mga pre-request. Kayo po ay aming ipapanalangin. At before po tayo mag-start sa ating mga theme song at mga reflection, tayo po ipapangunahan ng opening prayer ni Pastor Juby. At siya din po ang ating message ngayong umaga. Hindi po, tayo po ay yumuko sa panalangin.
Mapagmahal naming Diyos, puno ng biyaya at kahabagan. Salamat sa muli ng pagkakalob sa amin ng panibagong araw at pagpapahiram po ng buhay. Damang-dama po namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa amin. At ngayong umaga, salamat na patuloy niyo kaming inaakay na sa araw-araw po ay aming tunghayan ang inyong mga salita. Sapagkat kayo po, Panginoon, ang aming Diyos at ang dakilang pastor na siyang nangungunat ng asiwa sa aming buhay. Panginoon, samantalang kami ay mag-uukol ng ilang mga sandali sa pag-aaral po ng inyong mga salita, kasiyahan kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang puso't isipan na lalo po kaming mapapalapit sa inyo bilang aming Panginoon at aming pastor. Salamat po na ang aming mga viewers ay maaga ngayon na aming kasama at sila man sa kanilang mga tahanan at lugar, pagpapalain niyo kaming lahat upang makinabang kami sa inyo pong mga salita. Salamat po ng marami. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Surely there you find his grace outpouring. Don't
me true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on the shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. No one explains true love but him. Ayan, good morning po muli sa ating lahat at sa ating pong mga viewers. Kumusta po kayo ngayong umaga? Ngayon po ay Miyerkules at tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat tayo po muli ay nagkasama sa ganito pong paraan ng ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngayon pong umaga ang ating pong pag-aaral ay may pamagat po na The Good Shepherd. Ayan. Ito po ay galing sa aklat ng John chapter 10 verse 11. Ano po? At ito po ang sabi, I am the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down in his life for the sheep. Alam ko po na sa Bible, punong-puno po ang imagery, kung tawagin ano, pagsasalarawan ng shepherd. Dito po sa Pilipinas, ay wala tayong masyadong alaga ng mga tupa. Bagaman po, ay nakakita na ako ng mga tupa dito po sa Pilipinas. Yan po sa may bandang Tayabas. Yan, nakakita po ako. At kahit dito sa amin sa bandang Sariaya, papuntang Gisgis, ay meron pong mga tupa. Sa Middle East, ay talagang napakarami pong tupa. At ang mga tupa po ay inaalagaan na tinatawag shepherd o pastol o pastor. At sa Bible po ay ipinakilala na ang ating Panginoong Jesus ay siyang shepherd. At hindi lamang po siya shepherd, kundi talagang sabi, the good shepherd. At kahit po sa Psalms 23 verse 1, diba? Sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung atin pong titingnan sa Bible, ang katangian po ng mga tupa, sila po ay maamo, mababait po ng mga hayop. Kung iahambing natin marahil sa iba, kagaya ng mga kambing. Subalit po ang mga tupa, Father Joseph, ang mga tupa ay meron silang likas na pag sila po ay naligaw o napalayo mula doon sa kawan, ay hindi na sila marunong bumalik. Kaya kailangan nila ng pastol o pastor, yung shepherd, sapagkat yung shepherd ang siyang nangangalaga. At kung sakali nga po may mga naliligaw, napapahiwalay doon sa tinatawag na kawan, ay kanya itong hinahanap. O kaya nga, sabi pag ang tupa ay nagpapasaway, kaya yung pong shepherd ay merong rod, ano, yung kanyang parang tungkod na merong pong kilong ganyan doon sa pinakataas, ay kanya pong kinakawit yan ang leeg ng mga tupa upang ibalik doon sa kawan. At kung sakali ngang ang tupang ito ay maaring inatake ng mga lobo, ano, yung mga asong gubat at may sugat, ito po'y kanyang ginagamot.
Sabi nga, pag ito'y nawala, hinahanap niya. Kaya sa Bible po, familiar na familiar tayo yung siyam na put siyam ay iniwan niya upang ang isa ay ano, maibalik niya. Yun po ang gawain ng Good Shepherd. Ano po, na kahit yung 99 ay kanyang iniwan, kanyang iwan dahil po sa kapakanan ng isang tupang nawawaglit. Kaya ang ating pong Panginoon nang siya'y narito sa lupa ay kanya po itong ginampanan. Marami po siyang unay 12 alagad at pagkatapos ay napakarami na po niyang mga alagad. Ano po, kasi hindi lang po talaga 12 alagad ng Panginoon. Sila lamang yung parang malapit sa kanyang circle. Pero napakarami po, may mga 70 disciples pa at marami po mga alagad ang ating Panginoon. Ang isang katangian po ng tupa, papunta po sa shepherd, ay ang sabi, yung pong mga tupa ay ano, nakikinig po ng tinig ng kanilang pastor. Ibig sabihin, yung pastor at yung tupa ay meron silang mabuting relationship sapagkat nakikinig ang mga tupa sa tinig ng pastor. At yun namang pastor, of course, ay binabantayan niya, iniingatan niya ang kanyang kawan. Kaya ang ating Panginoon po, nung siya narito sa lupa, talaga pong yung kanyang ginawang sakripisyo ay talaga pong nakita. Sabi dito, the Savior died. Ano? Kahit po sa kamatayan, ay willing po siyang ipagkaloob ang kanyang buhay at yung distress natin bawat isa ay talagang humipo sa kanyang puso, mga kapatid. Sabi, yung iyak o hibik na humingi ng tulong ay nakarating po yan sa kanyang pandinig. At talaga pong ang ating Panginoon ay lumalapit sa atin, nananawagan sa atin ng ano, follow me. Kaya po talaga ang ating Panginoon ay alam niya kung nasaan ang kanyang mga tupa at nakikinig sila sa kanyang mga salita. At yung pong ano, sabi, under his pastoral care. Ayan, napakaganda kasi ang sabi nga po sa John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kaya po, yun ang kagandahan, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesus ay the good shepherd. Siya po ang mabuting pastor sapagkat talaga pong alam niya ang mga pinagdadaanan ng kanyang kawan. Alam niya ang mga pangangailangan. At kahit po dito sabi, it is not the fear of punishment or the hope of everlasting reward that leads the disciples of Christ to follow him. Ang sabi po ay, they behold the Savior's matchless love revealed throughout his pilgrimage on earth from the manger of Bethlehem to Calvary's cross and the sight of him. It softens and subdues the soul. Kita po ninyo, yung pagsunod ng mga alagad sa kanya ay hindi po yung sa takot na sila iparusahan o kaya kung ano yung kanilang matatanggap. Kundi ang nag-aakay sa mga alagad upang sundin ang Panginoon ay ano, nakita po nila ang talagang walang kapantay na pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Nakita sa panahon siya po narito sa lupa mula pa po doon sa Sabsaban sa Bethlehem hanggang sa Kalbaryo sa krus. Kaya nakita po nila ito. Kaya sabi, love awakens in the heart of the beholders. Yung pag-ibig po ay talagang gumising sa puso ng mga nakatingin. At they hear his voice and they follow him. So ang ganda po nitong parang parallel o pagtingin. Ano po? Sapagkat ang ibig sabihin, nakikinig ang mga tupa, ang mga tagasunod sa ating Panginoon. Sa panahon po na mayroong mga panganib, ano, mayroong mga banta, ang sabi, ang Panginoon po ay
nariyan sa atin, nagpoprotekta. Sabi, when he putteth forth his own sheep, he goeth before them. Ayan, inuuna, pinangungunahan niya sa John 10:4, yan po ang sabi. Kaya talagang ating Panginoon ay kita po natin yung kanyang ginawa pong sakripisyong ito sa panahong sinarito sa lupa. At bakit po? Kasi ito po ay kanya nang naranasan. Tinampo ninyo, the path may be stiff and rugged, but Jesus has traveled that way. His feet have pressed down the cruel thorns to make the pathway easier for us. Every burden that we are called to bear himself, he himself has borne. Kaya yung atin pong lahat ng pinagdaanan ay pinagdaanan na po ng ating Panginoon. At kahit po sabi, ang daan ay matarik, maaring ibako-bako, ang ating Panginoong Hesus po ay kanya na po itong pinagdaanan. At ang kahit napakarami pong tinik, ang sabi niyan, ay pinatag na ng Panginoon, inihanda para po maging madali sa atin ang paglalakbay. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus po, siya po ang pinakadakila at mabuting shepherd na nangangalaga sa atin sa ating kapanahunan. At wala po tayong makikita nga kahinaan o likas sa kanyang hindi maganda, sapagkat ang ating Panginoon po ay nagmamalasakit kagaya po ng shepherd sa lupa na nag-aalaga ng literal na tupa. Sa atin naman po sa spiritual, ang ating Panginoon po ay nangangalaga sa atin sapagkat siya po ang pinakamabuting pastor. Brother Joseph, nais ko ibigay sa iyo ang para sa refleksyon natin. Thank you, Pastor. At napakaganda nga, Pastor, na meron nag-aalaga sa atin na isang pastol na mahirap na walang nag-aalaga sa atin kung sarili lang natin ang ating susundin at hindi naman tayo makapangyarihan, hindi naman tayo kahit anong natapos nating edukasyon dito sa mundong ito ay nagkakasala pa rin tayo. Hindi exempted, hindi ibig sabihin nakapagtapos ka na ng doktor, nakapagtapos ka ng teacher, nakapagtapos, hindi ka na nagkakasala. Kinakailangan natin na meron tayong merong nag-aalaga sa atin. At ito yung ating Panginoong Hesus. Bagamat nawala ang ating Panginoong Hesus, nandiyan, Pastor, yung kanyang banal na espiritu. Ito ang nakakatuwa sa ating Panginoon, na ang banal na espiritu ang siyang tumutulong sa atin upang maunawaan natin na tayo ay sumunod sa kanya. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi siya mahirap at hindi siya nakakapagod. Kaya nga, ako ay nagdalaw kahapon, nag-visitation ako. Marami akong nabisitang may mga problema, may mga sakit. At sabi ko dun ay hindi na-experience ko din, Pastor, na binahagi ko sa kanila na was na meron ka pang problema na masakit sa puso't isip. Mankind, tayo ay tao. Ngunit yung mga problema, pag nasa atin pa at di natin ibinigay sa ating Panginoon, masakit sa puso. Kasi isip ka ng isip, nakakatiyak, mga kaibigan, eh, hindi ka talaga makakatulog. Hindi ka rin makakain kasi yung problema, dala-dala pa natin. Yung sinasabi ni the good shepherd, yung the good. Yung magandang paraan, Pastor, ibigay natin yung problema natin sa ating Panginoon. Siya kasi yung ating siya yung ating mentor, siya yung ating teacher, siya yung nakakaalam ng lahat at siya ang magtuturo sa atin kung paano nating ma-overcome yung mga problema. Kasi sinabi ng ating Panginoon hindi tayo hindi nga doon tinawag na hindi tayo, Pastor, na alipin, kundi tayo ay kaibigan. Tinawag tayong mga kaibigan ng Panginoon, hindi na tayo alipin. Kaya, ngayong umaga, we need to understand na namunawaan natin ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Tagapagligtas siya. Hindi natin siya nakikita, pero siya yung Panginoon na hindi natin nakikita na makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin para sa atin. Ayan. Ayun lang, Pastor. At bibigay ko na, Pastor, sa inyo ang conclude. Okay, salamat, Brother Joseph. Kagaya po ng aking sinabi,
ang pinaka talaga pong number one na good shepherd ay ang ating Panginoon. I reflect po nito sa aking sarili sapagkat ako din po ay pastor. Kung akin pong iahambing ay talagang tingin ko sa sarili ko po ay napaka liit at hindi ko maihambing ang sarili ko sa Panginoon sapagkat sabi ko ang refleksyon ko, nagagawa ko ba yung aking gawain bilang pastor sa pangangalaga sa mga kapatid sapagkat talaga pong tinitingnan ko ay hati-hati ang oras, ano po, meron sa gawain, may sa mga kapatid, may sa pamilya, sa asawa, sa mga anak. Talaga pong sabi ko, hindi nga pala biro ang gawain ng isang pastor. Talagang narin po lahat. Sa kabila ng lahat ng iyon ay nagsisikap po tayo na makapangalaga. At sa ngayon na medyo talagang may pandemic, ay di sa ganitong kaparaanan, sa mga messenger, sa anumang communication sa internet, ay di maganda pong paraan. Pero wala po talagang ibang magiging maganda, Brother Joseph, yung personal nga na ating napupuntahan, ang ating mga tupa, ang ating mga kapatid, at yung sila'y makumusta, yung maipanalangin, ano po, napakalaki. Bagaman nga po ito, ginagawa natin ito sa dahil lang may pandemic, pero wala po talagang katalo sa tinatawag yung pastoral visitation na nadadalaw natin ang ating mga tupa at nadadama nila po yung pagmamahal. Kaya kagaya ng Panginoon, ano po, talagang siya po ay pinakita ang malasakit sa ating lahat. At tayo po, maaring sabihin ninyo, ay hindi man ako pastor. Actually po, lahat tayo ay co-shepherd. Kaya nga yung asawa ng pastor ang tawag ay shepherdess. Ano po? Kaya sabihin, hindi man ako pastor, hindi man ako asawa ng pastor. Bagaman po kayo hindi pastor, kayo hindi asawa ng pastor, lahat po tayo ay tinawag, mga under-shepherd po tayo. Tayo po ay una sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak. Tayo po ay pastor, tayo po ang nangangalaga, ano po, sa ating pamilya. At pagkatapos, kung tayo ay leader ng iglesia, ng church, yan, inaalagaan po natin, tayo po ay mga tagapangalaga sa kawan na ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Kaya po, magdalanginan tayo sa bagay na ito na atin pong magampanan yung ating mga tungkulin bilang mga co-shepherd ng ating Panginoon. Balit ang ating pong tingnan ay ang ating Panginoon sapagkat siya lamang po ang talagang mabuting pastor. Yan. Thank you po. Thank you, Pastor. Napakaganda nga, Pastor, na doon sa ating paglapit sa ating Panginoon na talaga nga alaga ang kanya talaga. Siya talaga ang makakaunawa sa atin at makakaunawa. Kaya ang mga kaibigan, kung may mga problema tayo, sabihin natin sa ating Panginoon. At tama, Pastor, yung sinabi mo yung co-worker o co-pastor lang shepherd. Ating Panginoon. O shepherd. Na parang sa Zoom, ano, yung ano ka ang tawag yung Pastor? Yung mayroong pag gusto mong mabuksan. Co-host. Ayan. Kayo po ba yung mga kaibigan, ating mga kaibigan na nanonood ngayon ay nag-Zoom o nag-live? Pwede kang hindi bang gawin co-host. Di ba? Tama yung sinabi niyo, Pastor, na hindi mo kailangan mag-pastor para hindi ka maging shepherd. Hindi mo na kailangan yun kung kailangan ko ba ba yun? Gulong-gulo. Nasa atin po yun yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Ang paglilingkod po ay yan na hindi ibig sabihin na hindi siya ano, hindi siya pwede pala natin siyang gawin. Hindi, ibig sabihin ay hindi lang maging pastor kundi pwede natin siyang gawin all the time. Ngayon, Pastor, dadako na po tayo sa mga reflection ngayong umaga at mga prayer request. Okay? Maring yan. Sabi po ni Sister Cathy Pablo, and sabi po, Pastor Joseph and Pastor Juby, good morning po. Please continue prayer for our situation here. Thank you so much and God bless. Yan. Dadalangin po namin yan. At ano po yan ni Pastor. Sasama po natin sa panalangin yan. And then, Imelda Abugan. And good morning po, Ma'am Imelda Abugan. Good morning po. Sana po ay maisama ulit sa panalangin ang kapatid kong si Ate Sita.
na naoperahan po siya ng appendicitis. Sana po ay tuloy-tuloy na ang pagaling niya at makalikom ng sapat na halaga para sa pambayad sa ospital. Salamat po, sabi po ni Sister Imelda Apugan. Abugan. And then galing naman po kay Beth Ofel Macasero. Good morning, request for prayer for healing of my son Bethany on his neck problems. Also for healing of my daughters Jacqueline on her body problems in Jesus' name. Amen. Amen. Ayun po yung galing naman po kay Ricky Abello Mabalay. Yan, Brother Ricky Abello Mabalay. Napakaganda ng programang ito sa umaga. God bless sa inyong ministry, Pastor Juby. Yan. Thank you. Naimbag nga. Yan. Sabi po ni Sir Percy Mercado, naimbag nga bigat kakabsat kay Kristo. Yan. Respect nga, Pastor. Nabigat. Ibig sabihin po ni Ma'am Percy ay magandang umaga, mga kapatid, kay yan. Kristo. Yan. Galing naman po kay Ma'am Juliana Bula Ong Yubal. Good morning po sa lahat. Pasama po sa prayer ang aking mga kaibigan na may karamdaman, si Ninita Vergara, Norma Kayabyab at Matt Santos. Naway ang banal na espiritu ang sumama sa kanila upang sila ay makaranas ng kaaliwan. Ang banal na espiritu ang maging gabay nila patungo sa buhay na walang hanggan at maging matagumpay ang aming mga prayer ban tuwing alas 9, Pastor, ng gabi. Para sa aking mga kaibigan, pagpalain po ang inyong ministry at may marami kayong matulungan sa mga karamdaman at espiritual na kalaga. Ibig sabihin, Pastor, itong si Sister Juliana, hindi lang siya nagpe-request, kasama ang Thanksgiving, kasama ang reflection, talagang matututo ka talaga sa kanyang mga pinapadalang mga reflection at saka mga pinapadalang message sa ating umaga ngayon. Galing naman, Pastor, kay Edita Red. Sabi niya dito, Pastor, magpagpalang umaga po sa ating lahat at sa Hope and Love Family. Pakisama po sa prayer niyo ang mga karamdaman ko na halos sa lahat ng aking mga kalamnam ay masakit na sanhi ng halos di na ako mapagkatulog. Salamat po. Yan, isasama po namin yan, Sister Edita Red. Napakahirap po matulog nga naman pag may nararamdaman at kumakalam ang masakit sanhi ng halos di na ako makapagtulog, sabi niya diyan, no? Ang kanyang karamdaman. Galing naman po sa, yan, Candelaria Quezon, no? From West Valley Church, Sister Ana Gonzalez, papuri at pasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagpapala at pag-iingat sa aking buong pamilya. Pasama po muli sa prayer ang buong pamilya ng aking kapatid na si Annabel Fernandez sa tuluyang pagaling sa sakit at sana maging negative siya sa aking swab test. Salamat po. Galing po yan kay Sister Ana. Sister Ana, yan po ay aming isasama talaga sa ating panalangin. Okay? Yan. And then galing naman po kay Marilyn Laurel. Magandang umaga po. Pasama po sa panalangin ang pagpunta o sa Lipata, ano? Sa Lipata. Oh. Yan. Sa Sabado, sana po'y maganda ang panahon na para walang maging sagabal. Salamat po. Yan po yung prayer request ni Sister Marilyn Laurel. Galing naman po kay Maria Luisa De Leon. Sabi niya po, salamat po sa prayer. Nanganak na po ang aking kaibigan na si Grace De La Rosa. Ayun, chances. Yan po yung pinalangin natin na karang, Pastor. Ang alam ko, ako yata ang nalangin nito. Yan. Pakisama po ulit sa panalangin na makalabas na sila sa ospital ngayong araw na ito. Salamat po at God bless po sa inyo. Ministry, yan. Papasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nakalabas, Pastor, yung bata ng maayos sa kanyang tiyan. Galing naman po kay Amelia Hernandez. Good morning. Have a blessed day. God bless us all. We are family of Christ, sabi niya po. All we are family of Christ. Yan. Isa po muna natin sa prayer si Sister Ana Gonzalez, birthday po niya today. Yan. Happy birthday po, Sister Ana. Happy, happy birthday po sa inyo diyan. Birthday pala ni Sister Ana. Oo. Maka may handaan yan. Okay. Sabi po ni Sister Jelly Ugawa, punta na po kayo tayo kay
kay Geraldly Ugawa. Sabi niya po dito, Pastor, pakisama po uli sa prayer si Edgar Dumanais. Palakasinawa ang kanyang pananampalataya para mapaglabanan niya ang kanyang sakit na kanser. Yan. Sister Geraldly, isasama po namin yan sa ating panalangin ngayong umaga. And then, Maria Loida Maghirang. Good morning po. Maraming salamat po sa prayer at lubusan na gumaling ang pamangkin ko in Jesus' name. Amen, Pastor. Amen. At lubusan na talaga yung word. Yung word, Pastor, na lubusan at gumaling, kami po ay natutuwa na ang ating panalangin ay dinidinig ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Amen po ang Panginoon. And then, galing po kay Sister Linda Rodrigo. Yan. Pakipray po ang anak ko na si Winnie Santos na nag-a-apply po siya ng nag-a-apply siya sa Saudi. Sana maging mabait ang employer at na makakuha sa kanya. Sana daw, Pastor, mabait. Yan. Ipag-pray po natin yan. And then, galing po kay galing naman kay Lita Ranyola Ocampo, Pastor, patuloy pong i-prayer kay LJ na patuloy na tumaas ang kanya ng hemoglobin at ang kanyang ubo. Tumataas ang kanyang ano. Ibig sabihin, Pastor, dito ay patuloy na tumaas ang kanyang hemoglobin. O ibig sabihin, tumataas po, Pastor, ang kanyang hemoglobin at ang kanyang ubo. Ibig sabihin ay mababa ang kanyang hemoglobin sa ngayon. Ayon. Kaya ipagpipray natin na tumaas upang wag na siyang masalina ng dugo. At sinama ni Ma'am Lita, ipanalangin din yung ubo. May ubo kasi si LJ sa ngayon. Salamat, Pastor, sa paglilinaw. Maganda po na malinaw ang ating ano. Okay? Annie Belonza, galing po naman kay Annie Belonza. Pasasalamat po na maging matagumpay ang nagbukas na business nila ni Charmaine Lopez na naging matagumpay na way. Mapagpatuloy na madaming customer. Salamat po. Yan doon. Kasama din natin yung nakaraang paralangin natin. Pero napapansin ko, maraming talagang nakita natin na nag-re-respond sa atin na maganda yung kanilang mga sinasabi sa atin. Sabi naman po kay Emma Orozco, Pastor, pasama po uli sa panalangin ang aking dalawang anak na si na naghihintay na matawagan sila sa kanilang minag-a-applyan at yung anak kong grade 10 na o online class, sana imbigyan siya ng katalinuhan at malusog na pangangatawan at salamat po, Pastor, at kay Brother Joseph. Yan, salamat din po. Magaling na ang tuhod ng asawa ko. Maraming salamat po. God bless you all. Yan po yung kahapon natin pinilangin. Okay? And wala na akong nakikitang reflection po dito at mga pre-request. Yan. Sabi po yan, Sister Anna, sabi niya po, thank you so much po sa mga nagbati sapagkat birthday niya po. Birthday po niya ni Sister Anna. Binigyan natin sila, Pastor, ng ano, mga one minute o two minutes. One minute o two minutes para sa kanya. Kaya meron pa. Yan. Okay. Galing po kay Heidi De Leon. Salamat po sa magandang mensahe. Pakisama po muli si Luigi na nawa po ay mapagtagumpayan niya ang tamang diet para sa kanyang tuluyang pagaling at si Simon Pasqua na maging successful sa operation niya sa gallstone. Thanks po and God bless your ministry po. Yan. Thank you so much din po. Yan po. Sige po, mag-type lang po kayo diyan sa inyong kinaroroonan at yan po ay aming babasahin yung mga refleksyon nyo. Sister Gia, Sister nanonood po sa atin ngayon. Okay, marahil ay wala na tayong mga pre-request, Brother Joseph. Malibang kung may humabol pa nga. Pero alas, nabati na po natin ano, ang ating mga viewers. Ayan, yung iba po ay mga nag-like lamang. Iba'y may puso at iba'y kung anong emotion. Salamat po sa inyong panonood. Tayo po ay dadako na mm-hmm. sa ating panalangin, sa ating closing prayer at mga prayer request. Yan po ay ating ipanalangin po ni Pastor Juby.
Pangungunahan po tayo ng panalangin ni Pastor Juby. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming marami pong salamat, Panginoon, sa isang umaga na naman na kung saan kami po ay nag-aral ng iyong mga salita at salamat po sa inyong reminder na kayo po ang Good Shepherd na talagang lagi pong nagbabantay, nag-iingat sa amin. Kaya nga, hindi niyo po kami pinagkukulang sa amin po mga pangailangan. Dakilang Diyos, ngayong umaga ay dala po namin sa inyo ang mga kahilingan po ng amin pong mga kaibigan, mga viewers po sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas, maging sa iba't iba pong bansa. Narito, Panginoon, ang kahilingan ni Ma'am Cathy Pablo. Amin pong patuloy na idinadalangin ang kanila pong kalagayan, lalo tigit ang kanila pong paaralan, Panginoon. Alam po ninyo ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, alam ninyo ang kanilang pinagdadaanan. Kagaya ng aming pinag-aralan, kayo po ang Good Shepherd. Kayo po nawa ang mag-ingat sa kanila, magpala sa kanila. Hipuin po ang puso ng mga taong merong malaking pasanin sa paaralan. Gamitin niyo po sila upang maabot ang kanilang mga pangangailangan. Huwag niyo po silang pagkukulangin, Panginoon. At si Ma'am Cathy Pablo, kasama ng kanyang mga guro at mga staff o mga lahat na nangangasiwa sa paaralan, bigyan po sila ng kasiglahan, bigyan sila ng pagkakaisa at pag-asa. Dakilang Diyos, amin din pong idinadalangin ang kahilingan ni Sister Imelda Abugan, ang kanya pong mahal na kapatid na si Ate Sita na naoperahan po sa appendicitis. Panginoon, amin pong ipinimamanhik sa inyo na sana po ay tuloy-tuloy na po ang pagaling niya at kailangan po nila, Panginoon, ng malaking halaga upang pambayad sa kanilang hospital bill. Panginoon, pagpalain niyo po at nawa po ay humipo kayo ng puso ng mga taong mapagtulong sa kapwa upang matugunan po ang kanilang financial na pangangailangan. Higit sa lahat ay ang kagalingan po para kay Ate Sita. Dakilang Diyos, amin din pong idinadalangin ang kahilingan ni Ma'am Beth Opel Macasero, ang kagalingan po ng kanyang anak na si Bethany na may problema po sa kanyang leeg. Panginoon, hipuin niyo po ang karamdamang ito. Pagalingin siya. Ganon din po ang kanyang anak na si Jacqueline. May mga suliranin po ang kanyang katawan. Panginoon, in Jesus' name, na makapangyarihang manggagamot sa lahat, inilalapit po namin, Panginoon, ang kanyang dalawang anak. Ang kagalingan po nawa, Ama, ang ipagkaloob po sa kanila. Narito rin, Panginoon, aming idinadalangin ang mga kaibigan po ni Ma'am Juliana Yubal, na sila rin po ay may mga karamdaman, si Ninita Vergara, Norma Kayabyab, at Matt Santos. Panginoon, naway sumaka nila ang banal na espiritu at makaranas po sila ng kagalingan, maging ang kaaliwan, Panginoon. At ang banal na espiritu nawa ang maging gabay nila patungo po sa buhay na walang hanggan. Panginoon, namin idinadalangin ang tagumpay ng kanilang prayer band tuwing alas 9 ng gabi para sa kanyang mga kaibigan. Panginoon, pagpalain niyo po ang ministry nila at naway patuloy pong
maging pagpapala. At ganoon din, Panginoon, ang ministry ng Hope and Love. At nawa po'y marami pong gumaling ang karamdaman, lalo tigit sa espiritual na mga kabuhayan. Panginoon, narito rin ang kahilingan ni Sister Editha Red. Pagpalain po, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan at ang kanya pong kahilingan na ang kanya pong mga karamdaman ay pagalingin po nawa siya, sapagkat nararamdaman po niyang masasakit ang kanyang kalamnan. At naging sanhi po ito na hindi po siya nakakatulog. Panginoon, ang inyo nawang lubusang kagalingan ay pagkalupo sa Nanay Edith. Ganon din po sa kanyang kapatid na meron din pong sakit. Pagpalain niyo po ang kanilang buong sambayan. Maasa kami na sila, Panginoon, makasusumpong ng kagalingan, lalo tigit mula sa araw na ito. Narito po si Sister Ana Gonzalez. Ipinabalik po niya ang papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon, sa mga pagpapala at pag-iingat sa kanya pong buong sambayan. Lalo tigit sa araw na ito ay inyo siyang muling pinasapit sa kanyang kaarawan. Panginoon, patuloy nawa siyang bigyan ng mabuting kalusugan, maraming pagpapala. Gamitin niyo siya sa inyong banal na gawain, sa inyong iglesia. At siya, Panginoon, ay bigyan ng maraming karuan sa kanyang buhay, sapagkat siya po inyong lingkod at marami pong kanyang natutulungan na paglilingkuran. Kaya, Panginoon, inyo siyang patuloy na samahan sa araw na ito. At kanya pong isinasama sa panalangin ang kanyang buong pamilya, latid ang kanyang kapatid na si Ma'am Annabel Fernandez. Panginoon, tuluyan po nawa siyang gumaling sa kanyang sakit at maging negative po nawa ang kanyang swab test, Panginoon. Umaasa kami, Ama, na ito po ay inyong diringgin, sapagkat kayo po ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, aming inilapit din ang kahilingan ni Sister Marilyn Laurel sa kanila pong pagpunta sa Lipata sa darating pong Sabado. Panginoon, ipagkaloob nawa ang magandang panahon upang wala pong magiging sagabal ang kanilang pagdalaw roon at ang kanilang pagtungo ay maging pagpapala sa mga kapatid doon upang magpalakasan sila sa isa't isa sa pananampalataya. Panginoon, papuri pa sa salamat din ang ibinabalik ni Ma'am Maria Luisa de Leon. Salamat po na nakapanganak na ng maayos ang kanyang kaibigan na si Grace de la Rosa Sanchez. At purihin po ang Panginoon na kayo po ang gumabay at dalangin po namin na sana po'y makalabas na siya sa ospital. Sa araw na ito, lumakas po siya kasama ng kanyang sanggol, maging malusog po sila at mailayo po ninyo sa anumang mga karamdaman. Panginoon, patuloy kami sa pagdalangin ang kahilingan ni Ma'am Girlie Ogawa. Sinasama po namin sa prayer si Sir Edgar Domanais, Panginoon, sa po'y merong matinding karamdaman. Palakasin nawa ang kanyang pananampalataya para mapaglabanan niya ang kanyang sakit na cancer. Panginoon, sa pamagitan lamang po ninyo, maasa kami na ang kagalingan po ang ipagkaloob kay Sir Edgar at upang siya po ay bumalik ang mabuting kalusugan, kalakasan upang siya po, Panginoon, ay patuloy na makapaglilingkod sa inyo. Ang kahilingan po ni Ma'am Maria Loida Maghirang, amin din pong idinadalangin at siya nagpapasalamat, Panginoon, na lubusang gumaling ang kanyang pamangkin. Tunay, Panginoon, na ito'y nagpapatotoo na kayo po'y Diyos na dumirinig ng aming mga dalangin. Purihin po kayo, Panginoon, sapagkat inyo na pong lubusang pinagaling ang kanyang pamangkin. Si Ma'am Linda Rodrigo ay pinapanalangin din po namin ang kanyang anak na si Winnie Santos na nag-apply sa Saudi, Panginoon. Panginoon, naway magkaroon siya ng mabait na employer doon, sapagkat hindi po biro ang manilbihan o magtrabaho po sa ibayong dagat. Nawa, Panginoon, samahan ninyo si Winnie Santos na siya po ay
magkaroon ng mabait na amo. Yan din, Panginoon, aming dinadalangin ang kahilingan ni Ma'am Lita Ocampo, ang kanyang pong mahal na anak na si Kuya LJ. Nawa, Panginoon, tumaas na ang kanyang hemoglobin upang wag na po siyang masalina ng dugo at pagalingin po, nawa, Panginoon, ang kanyang ubo. Narito rin ang kahilingan din po ni Sister Annie Belonza. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na pagbubukas ng business nila Charmaine Lopez doon po sa San Jose, Occidental Mindoro. Nawa po, ipatuloy na ito'y maging matagumpay pagkalob ang madami pong customer at sa inyong pagpalain at sa inyong mga pagpapala. Huwag po silang makalimot, Panginoon, na magtapat sa mga bagay na dapat para po sa inyo. Panginoon, si Sister Emma Orozco ay patuloy na ipinapanalangin po namin ang kanyang sambahayan at ang kanyang dalawang anak na naghihintay na sila'y matawagan. Panginoon, sana po'y magkaroon na ng pagtawag sa kanila upang sila po ay makatrabaho na. At yung kanyang anak po na grade 10 na nag-online class, bigyan po ng katalinuhan at malusog na pangatawan. At salamat po ng kanyang mister ay gumaling na po ang sakit sa tuhod. At salamat, Panginoon, sa kagalingan ito. Amin din pong idinadalangin ang kahilingan ni Ma'am Heidi De Leon. Patuloy po naming idinadalangin sa inyo si Ma'am Luigi. Panginoon, salamat na siya nakalabas na ng ospital. Subalit, dalangin po namin na mapanugumpayan niya ang tamang diet. Sana po siya ay magkaroon ng control at ang kanya pong kakainin ay mga pagkaing magpapalusog at magpapalakas po ng kanyang katawan. At si Simon Pascua, amin din pong inilalapit sa inyo, Panginoon, na maging matagumpay nawa ang operasyon niya sa gallstone. Panginoon, kayo po ang dakilang doktor na maggagamot, mag-oopera sa kanya. Sinasama namin ang prayer po ni Ma'am Sia Gonzales na ang panalangin niyang gaganaping banquet po sa distrito ng Rizal, Kalintaan sa 28. Nawa po'y maging matagumpay ito upang mga kabataan ay maging masigla at sila, Panginoon, ay patuloy na magagamit sa inyong gawain. Panginoon, sa kabuuan, pagpalain ng aming mga viewers, hindi man sila naglagay ng kanilang mga pre-request, alam po namin na marami po silang mga kahinyan. Alam po ninyo ang kanilang mga pangangailangan. Pagpalain po ninyo, Panginoon, sila kalang hanap buhay, kalusugan, kanilang pananampalataya at ang Hope and Love Ministry na Morning Devotional na way patuloy ito na makapag-akay kami ng mga tao sa papalapit sa iyong Panginoon at lumakas po ang aming mga panampa. Higit sa lahat, kami po'y nananalig sa inyo, Panginoon, sapat kayo lamang ang the Good Shepherd. At nawa, kami inyong tinawag sa gintong paglilingkod. Kami po bilang inyong mga under-shepherd ay amin din pong magagawa ang amin pong mga tungkuling inyong ipinaatang sa amin. Panginoon, amin na pong kiniklaim at tinatanggap ang kasagutan ninyo sa aming mga dalangin at ang inyong mga pagpapalang siksik diglig umaapaw na amin po tinatanggap. Pagpalain niyo po kami sama-sama sa umagang ito. Ito po ay aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan. Maraming salamat po, Pastor Juby Estrada, sa panalangin na pinagpalalangin niyo po ang ating mga viewers at mga kaibigan at mga kapatid. At kaya nga, mga kapatid, tayo ay sumamo na ating laging kasama ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay at nagsasabi siya lagi sa atin na mayroong pag-asa at mayroong tunay na pagmamahal sa kanya. Kaya nga po, makita-kita uli po tayo bukas ng umaga, 6 a.m. ng umaga at hanggang alas 7 po. God bless all. Ingat po tayo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Bye-bye po for now. Thank you.
whom thy such love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was so bare, Calvary proved it true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but grace outpouring. Don't turn away, for his love can be replaced. Let him rule your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too.